Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss too. If it don't make dollars, don't make sense. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit merong nakahalong ibang anime dyan. Diba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito, kaya walang mga anime pictures na naka-indicate. Ngunit merong mga character description naman na nakalaad sa site, naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime pictures na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay nakabase pa rin sa kwento ng International League. Yan malinaw na mga idol. International League Chapter 193. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito'y na-shutdown nga nila itong si Jake Cantor. Nung napakita nga ang kainahan ng top 1 na point guard sa buong International League na si Jake Cantor, ngunit dahil nga sa bigay na payo ng kanyang coach ay bumalik ang kumpiyansa nitong si Jake Cantor at pumasok nga sa loob ng court na todo siglat nagwikang kupunan ng Cantor Dream Team. Pasensyat, pinanginahan ng loob ang inyong kapitan sapagkat ngayon lamang ako makakita ng gantong mga malalaro, ngunit ipapakita natin sa kanila kung bakit ang Cantor Dream Team ang tinawag na numero unong kupunan. Kaya tara na at patunayan ang lahat ng ito. Wika nga nitong si Cantor. Kaya naman, dahil dito'y nagsisigawan na rin ang mga tagahanga nila. Ganyan niya Cantor, patunayan mo sa kanila kung bakit tayo ang numero unong kupunan dito sa pinakamataas na liga. Patunayan natin sa kanila ang lahat ng yan. Ipakita natin kung sino nga pa ang top 1. Sigawan ng mga kaibigan at tagahanga nila, ngunit itong Sakuragi ay tinaas nga rin ang kanyang makamay. Ha! Talaga ba? Top 1! Papatunayan nyo ang lahat ng yan, Pes! Shohoku High School! Patunayan rin natin sa kanila kung gaano rin tayo kalakas, kung bakit tayo ang pambato ng ating bansa. Patunayan natin sa kanila. Pasok na tayo sa loob ng court at handang makapagdikdikan. Wika nitong Sakuragi na sobrang seryoso. Kaya naman dito ay sigawan nga rin sa kaliwat kanan ng court. Yan! Yan ang isang mentalidad ng tinatawag na underdog. Number 39 seats. Ha! Isang malaking kalokohan. Sige! Kupunan ng Shuku. Kung sila, pinatunayan nila at papatunayan na sila ang top 1, nandito tayo para patunayan na hindi naman talaga tayo nabibilang sa number 39 seeds. Kaya ipakita natin yan, wika ng mga kaibigan at tagahanga nila. Samantalang itong mga tao na walang pinapanigan at pumapagit na lamang ay lapis na na-hype. Ganto ang magandang panoorin ang labanan ng mga tunay na mandirigma. Ang mandirigma na kupunan nila Cantor ay handang makipagpakbakan hanggang sa huling hininga nila. Samantalang ang kupunan ng Shuku ay handa namang ibuwis ang kanilang buhay para sa larong basketball. Ganyan ang magandang panoorin. Walang takot sa bawat isa. At ang tanging gusto lamang ay maipanalo ang larong ito. Kaya magsisimula na ang isa sa maalamat na laban dito sa unang taon ng pinakamataas na liga sa pagitan ng Shuhoku High School at Cantor Dream Team.
wika ng mga tao, kaya dito'y mabalik na nga tayo sa laro. At sa pagkakataong ito, hawak-hawak na nga ni Kantor ang bola at dito'y sobrang seryoso nga niya nang biglang isang screen nga ang ginawa nitong si Matsumoto sa bantay nitong si Kantor. Sige Kantor, pakitaan mo agad kami. Ito isang screen upang malibre ka at magkaroon ng espasyo para sa atin. Wika nga nitong si Matsumoto, kaya naman itong si Kantor ay nakawala nga at dali-daling inatake ang ring. Sabay, nag-step back na ito at pumukol ng isang tres at dito'y chik-chik, bang! Pasok nga ang tres ni Kantor, kaya naman nagsisigawan nga ang mga tao. Ayan na! Bumubulusok na ang isang Kantor. Napakahusay ng ginawang play ni Matsumoto at Kantor sa pagkakataon na yon. Solid kayo! Sigawan ng mga kaibigan at tagahangan nila, samantalang itong coach nga nila ay nagwika. Yan, maganda Kantor. Ay at tumira ka sa labas na kung saan hindi na teritoryo ni Sakuragi. Yan, nahuhubog ka na't mas nahuhubog pa. Wika ng kanilang coach, samantalang itong si Mr. Smith ay napatayo nga. Kupunan ng Shoko High School! Wala ba kang tugon na gagawin? Sige na! Umiscore kayo sa pagkakataon na yun at patunayan sa kanila na kahit ibigay nila ang lahat, hindi nila kayo kayang tambakan at kaya nyo pa rin silang sabayan. Shoko, galingan nyo! Support ako sa inyo! Wika nitong si Mr. Smith, kaya naman dito ay hawak-hawak na nga nitong si Miyagi ang bola. Sabay, nag-call nga ng isang play at ang play na to ay tinawag nga niyang ambush play. Kaya naman dito nga labis nga na anarma ang coach ng Kantor Dream Team. Ano ang play na gagawin nila? Anong tawag nila doon? Ambush play? Ano kaya ito? Ano kaya ang play na to? Ngayon ko lamang marinig. Wika ng kanilang coach, kaya naman dito nga ay dali-dali ang inatake nitong si Ryota Miyagi ang loob at talagang nakalusot nga siya nang biglang isang drapas nga ang kanyang ginawa patungo dito kay Akagi sa loob, at itong si Akagi ay talagang pinipisikal na nga ang loob. Ito ang ambush play at sa pagkakataon na to, ako ang pupuntos. Makikita nyo, ang tanging pag-asa nyo lamang dito ay dumugin ako. Wika nitong si Akagi at talagang napakaganda nga ng kanyang ginawang pesto. Ngunit dito nga ay itong si CJ Taurobi at itong si Naito ay dali-dali ang tinao at inambush itong si Akagi sa loob. Hindi ka na makakalusot pa, Akagi. Ambush play pala. Pes, kayo ang naambush. Ikaw mismo, hindi ka na magagalaw pa. Check ka na. Wika ng dalawa, ngunit dito ay tumugon nga itong si Akagi. Ako nga ba ang naambush? O kayo, ang play na to ay ang ambush play na kung saan hinahayaan naming mag-ambush ang kalaban sa loob upang malibre ang isang paparating. Wika nitong si Akagi, sabay isang pasa nga patungo dito sa nakakuha ng belo na si Sakuragi. Itong Sakuragi ay dali-daling inangat na nga ang bola para sa isang slam dunk at dito ay isang matagumpay nga na two-hand monster slam dunk ang ginawa nitong Sakuragi at puntos para sa kupunan ng ating mga bida. Ice One, gumana ang plano. Napakahusay talaga nitong si Coach Ansay. Ang ambush play na inaakalang kami ang ambush sa kanila, pues nagkamali sila sapagkat nung ginawa nilang i-ambush itong si Akagi sa baba at inaakalang wala nang gagawin pa, ay ito ang tamang oras upang malibre itong si Gunggong na Hanamichi Sakuragi para isang matagumpay na slam dunk. Gumana ang play ni Coach Ansay. Napakahusay talaga. Wika nga nitong si Assistant Coach Kenji Fujima. Ano kaya ang kakalabasan ng laban ng ito? Ang lahat ng yan ay bangan natin sa susunod na bahagi.